Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating patuloy na pagninilay ukol sa asal ay ang ating pagsisikapang bigyan ng nilay ngayon ay ito. Pag hindi pasubok ang katapatan, ano ang tawag dito? Ano pong tawag dito? No? Marahil may tatanong natin sa ating sarili, dapat pa po bang subukin ang katapatan? Kung tapat na, eh, dapat pa bang masubok? No? Alam natin po na kung minsan ay mainam na nasusubok yung katapatan, sapagkat dito nakikita kung hanggang saan. Kumbaga sa mga ginagawa sa pabrika, yung quality test, no? Kinakailangan yung standard, no, nandoon, no? Paano masasabi ng isang tao ay nagmamahal kung halimbawa wala malamang pagsubok, no, sa pagmamahal na yon, no? Ganun din po sa katapatan, no? Kapag isang katapatan ay subok na, eh ito'y talagang katapatan, no? Ay paano kung hindi po nasusubok pa? Marahil ito ay isang katapatan, ngunit katapatang mahuna-huna pa, no? O di kaya katapatan maaari pang babago, no? At sa ating buhay, tingnan natin ano nga ba yung mga bagay na kung saan ako tinatawag na maging matapat, no? Kung halimbawa ang isang tao ay may asawa, no, kinakailangan maging tapat sa kanyang asawa, o di kaya kung mayroon siyang tungkulin na ginagawa, ay kinakailangan din yung katapatan, no, na sa kabila ng mga pagsubok na hindi po nagkukulang sa buhay, ay sa inyo nandiyan yung pagkapit do sa kung ano yung talagang sinumpaan, no, ipinangako, no, maging sa kabiak, o di kaya ay sa trabaho, o di kaya kung kanino man, no, o di kaya sa may kapal, no. Sana nandiyan po yung pagnanais natin maging tapat, no, sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain tayo ng Diyos.